day! Welcome to JA1 Keinta. We hope that you enjoy attending our worship service. To guide us in today's message, let us welcome with a JA1 family clap, the messenger of God, Pastor Jamil Torres. Father, thank you so much for this wonderful day. Tagumpay muli ang gawaing ito dahil narito ka. Walang ibang pinakamahalaga sa aming lahat kundi ang pagsama mo sa lahat ng pagtitipon. At nais ka naming parangalan sa lahat ng oras hanggat kami nabubuhay. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord! Excited na po ba tayong lahat? Hallelujah! So, sa lahat po ng mga first time na nandirito, meron po ba? Meron po ba? Meron? Sa youth, meron? Maraming first time sa youth. Okay, so welcome to JA1, sa lahat ng mga first time po natin. At sa atin pong mga kaibigan, mga bisita po na nandirito, meron po tayong mga kasama from JA1 Rosario. Ayan, pwede po bang makitayo? Ayan, ang ating pong kapatid, Sister Cora po, at saka po si Sister Menchi po, mga taga-Rosario po yan. Sila po yung aking mga nanay po sa Rosario, na ako po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon, dahil nung panahon po na ako po ay isi-send dito, napakalaki ho ng bahaging ginawa ng aking mga kapatid sa akin pong buhay. At yan po ay alam na alam ng Panginoong Diyos. Kaya naman, palagi ko pong dalangin sa Panginoon na buhusan sila ng napakaraming pagpapala ng Panginoon. Malakas na katawan at mabungang espiritual. Amen po ba? So, God bless po. So, let's start. Hallelujah. So, ang i-share ko po sa inyo ay the state of the coming rain. State of the coming rain. Okay, praise the Lord. Revelation 13 verse 8, and all who dwell on earth will worship the beast. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. So sa Tagalog, sabi po dito, sasamba sa kanya, sa Diablo, ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ito po ay mangyayari. At ito po ay talagang inaasahang magaganap sapagkat ang Biblia po mismo ang nagpahayag. Darating po ang panahon na ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa ay sasamba kay Satanas. Okay? Sabi dito, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Salamat sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo muna, nakasulat ka ba talaga? Ha? Mga kapatid, kung nakasulat na, huwag niyong hayaang mabura. Amen ba? Hallelujah. Magmula pa ng likhain ang sanlibutan, ang aklat na ito'y iniingatan ng korderong pinatay. At ang tinutukoy na korderong pinatay ay ang Panginoong Hesukristo. Ano ba yung mga magaganap na paparating? Una, One World Government. One World Government refers to the idea of a central government whose authority extend across the entirety of this planet Earth. So, sa bawat bansa ay merong government. No? Iba ang gobyerno sa Pilipinas, iba ang pamamalakad at batas meron tayo, iba sa Amerika, iba sa Canada, iba-iba ho yan. Sa pagkaalam ko, sa Amerika ay yung federalism, yun po yun. Bawat state ay merong kanya-kanyang pamamalakad. At meron tayong nababalitaan na may mga nagsusulong nito sa ating bansa. No?
Pero ang punto, darating po ang panahon at talagang magaganap na magkakaroon ng tinatawag na central government. Isang gobyerno, no, na mamumuno sa lahat ng bansa sa buong mundo. No? So, mabigat po yan. The idea is generally that the many countries of the world would join together in a federation under one central government. At isa sa tinitingnan na mangunguna po dyan ay yung tinatawag na United Nations. Sapagat ito po ay ito'y kalipunan ng iba't ibang bansa, pagsasama-sama ng iba't ibang bansa. No? Of course, isa lang naman yung UN, napakarami pa pong tinitingnan. Ano? Pero ang punto po, merong isang mamamahala, no? Isang batas, isang pamamahala, at ito po'y pinamumunuan ni Satanas. Maging bukas, ibukas natin ang ating mga mata. Mga kapatid, huwag tayong mabuhay na parang mga taong walang nalalaman sa hinaharap. Kaya ipinapaalam ito sa atin ng Panginoon sapagkat gusto ng Diyos na ibukas ang ating mga mata, makita natin ang hinaharap upang huwag nating hayaang tayo po ay, di ba? Huwag nating pabayaan yung kaligtasan na tinanggap po natin. Mga kapatid, mabuhay tayo na talagang mga anak ng Diyos. No? Nabagamat nandito pa tayo sa mundo, kinakailangan maingatan natin ang ating mga sarili. Hindi ito ang tunay na tahanan po natin. Kaya bagamat kayo nagtatrabaho, gumagalaw sa iba't ibang lugar, lagi niyong tatandaan, anak ako ng Diyos. Okay? Amen po ba dyan? Praise God. Ano pa, bukod sa one world government, of course, meron ding one world religion. Hindi, alam mo, pag ini-imagine mo itong magkakaroon ito ng one world religion, parang, di ba, isa sa papasok sa isip mo, talagang kaguluhan po yan. Alam nyo ba yung labanang nagaganap sa Middle East? Labanan ho yun ng relihiyon eh. Di ba? Kung makikita ho natin, maraming mga tao ang sinasaksak ng biglaan, di ba? Sa Jerusalem, sa iba't ibang lugar, dahil nga sa kanilang paniniwala. Handa silang pumatay, handang mamatay. Eh, dito sa atin, marami rin ho. Nakita nyo naman yung mga nagaganap ngayon. Eh, yung isa na lang na nasa balita na tumiwalag, di ba? Sa kanilang paniniwala. Kung hindi natutukan ng media, patay na. So mga kapatid, ang katotohanan, bukas po natin yung ating mga mata, mga mananampalataya ng tunay na Diyos. Tayo po yan. Amen po ba? So, ingatan po natin hanggat tayo malaya. Kasi darating ang panahon, hindi na po malaya. Tingnan po natin ito. One world religion refers to the idea of the establishment of a single global religion formed by a merger of all existing religions. Magganon din yun. Magsasama-sama. Pero tinitiyak ko, merong isang grupo dyan na hindi sasama. At yun ay ang mga born-again Christian. Ano ngayon ang ine-expect natin kapag dumating ang ganitong pagkakataon? Of course, hindi tayo magpapasakop sa kanilang pamamahala. Kaya asahan mo, matinding persecution ang dadanasin po natin. Ngayon, walang pumipigil mag-church eh. Wala pang pumipigil na magbasa ng Biblia. Wala pang pumipigil na mag-share. Nakita natin sa TV, no? Yung nag-viral na isang lalaking driver na nagpipreach. Di ba? Wala pa. Pero pag dumating yung panahon na yon, mga kapatid, hindi basta magagawa yan. Dahil ikaw ay siguro yung mga taga-bundok, bababa na sa panahon na yon. Ang mamumundok ay ang mga Kristiyano. Bakit? Hindi ka pwedeng, hindi ka mabubuhay ng mapayapa, maayos. Hindi ka hayaang bumili sa tindahan. Hindi ka hayaang mabuhay ng payapa.
talagang lagi kang hinahanting. Lagi may gustong pumatay, humuli sa iyo. Ganon. Eh mga kapatid, huwag niyong i-take ng parang basta-basta lang ang pagtanggap niyo kay Hesukristo. Sabi ng Biblia, gaano man kabigat ang ating pagdaanan dito, ito'y napakaliit lamang kumpara sa hinaharap natin sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita ba natin kung ano yung kinamatay ng mga alagad? May ibiniti ng patiwarik. May pinutulan ng ulo. Diba? May sinunog. At napakaraming mga tao ngayon, ang mga martyrs na hanggang ngayon ay, di ba? Hanggang sa kahuli-huli ang hininga ng kanilang buhay. Tumatayo at tinatayuan ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ikaw, hanggang kailan mo kayang tayuan ang iyong pananampalataya? Baka naman asawa mo pa lang ang pumipigil eh, hindi mo nakayanin eh. Pag umatid ka, hiwalay na tayo. Sige na nga, hindi na ako a-attend. Di ba? Kasi mahal kita. Amen ba? O kaya boyfriend pa lang, huwag ka umatend dyan. Pag umatend ka dyan, ako, maniwala kayo. Huwag ninyong ipagpalit ang Panginoong Hesukristo. Napakababaw pa ng ating nararanasan ni hindi pa nga umabot sa pagtulo ng dugo ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, sabi ni Pablo. Napakasimple. Napakalaya pa po natin. Pero ito ho, yung mga paparating na talagang mangyayari. Kung ngayon pa lang ni hindi ka makatayo, ni hindi ka makapanindigan sa iyong pananampalataya, papaano ka tatagal pag dumating ang araw na ito? O ngayon lang, sarili mo pa lang ang problema mo. Pag dumating ang panahong ito, wala na. Siguradong wala kang iisipin. Selfless ka na eh. Bakit? Ang gusto mo, maligtas. No? Tuloy tayo. This idea is at times associated with New Age thought. So, yung mga ano, mga laging nasa Facebook, mga nagbabrowse-browse diyan, 'di ba? So medyo kwan eh, medyo advanced na yung kanilang mga knowledge about this, no? Revelation 13 verse 4, they worship the dragon. Sabi mo sa atin mo, dragon. OC, tigil nyo ha. Yung mga nagsi-COC, lalo na yung Dota. Sige, mga youth, patigasin yung ulo ninyo. At tingnan nyo yung kung di kayo makikinig. Maniwala kayo sa sinasabi sa inyo ng mga leaders ng church dahil ito'y sa inyong ikabubuti. Isa sa karga o sumasapi sa mga naglalaro niyan ay ang dragon. At sa Biblia ay nakasulat kung sino ang dragon. Ang dragon ay si Satanas. Okay? For he had given his authority to the beast, and they worship the beast, saying, who is like the beast, and who can fight against it? So, sa Facebook, nakita nyo, no, lumabas, no? Na kung may meron tayong church, meron tayong building kung saan tayo sumasamba sa Panginoon, di ba? Nag-viral, meron din po yung mga sumasamba kay Satanas. Nakabaliktad ang cross nito. May mga sungay, may mga ahas na nakadesign. Okay? Ayan. So darating ang panahon, sasambahin po talaga yan. At huwag kayong magtaka kung may mga nawabalitang dumidilat ang mga santo. Dahil sabi pa nga ng Biblia, magsasalita pa po yan sa huling panahon para paniwalain ang maraming tao. Okay? Kung sino man yung meron pa nito sa mga bahay nila, alisin nyo na po. Eh, hindi ko po kaya. O sige po, sabihin nyo po sa amin at atin pong iha-harvest. Okay?
Hallelujah. So, ang Diyos po natin ay Espiritu, ha, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Okay. Those who are left behind after the rapture of the church will face an excruciating choice. Ano yon? Kapag ikaw ay naiwan sa rapture, dinagit na ang mga mananampalataya. Dahil paisi-isi kang Kristiyano. Pabasta-basta ka lang Kristiyano. Malalaman mo na nagkaroon na ng rapture. Of course, iiyak ka. Matatakot ka. Para ikaw ay maligtas, hindi na po basta-basta ang kailangan mong pagdaanan. Pipili ka na. Accept the mark of the beast. Tatatakan ka sa kanang kamay o sa noo ng 666. O ikaw ay papatayin. Accept the mark of the beast in order to survive or face starvation. Diba? Hindi ka nga makakabili dahil nga may paparating na cashless society eh. Ngayon, may mga cash pa tayo, susunod wala na po yan. Microchip na lang. Kahit saan ka nandun, alam ka. At yung mga cellphone na ginagamit nyo na may mga IP address, kapag kayo nakipag-usap dyan, yung kausap nyo, pwede kayong malocate kung saan kayo nandoron. Yung mga laptop natin na may mga Intel, kaya Intel yan, intelligence po yan. At kahit saan ka nandun, alam ka, kaya kang hanapin. Kaya nilang malaman kung saan yung eksaktong location mo. Kaya wag tayong, akala natin basta-basta lang. No. Lahat po yan ay inihahanda po tayo dito sa atin pong pinag-uusapan ngayon. Amen ba? Wala nang cash, wala nang kwan. No? Pero ang totoo doon, para lamang magkaroon ng central, yung control, no? Sa buong mundo, sa buong daigdig. Kaya wala kang tatakbuhan eh. Babalik tayo sa kahit 32 tin, di natin pwedeng gamitin. Tatakas ka na lang, kasi wala na, hindi na yun eh. Mahalaga na sa iyo yung buhay, lalo sa mga naiwang Kristiyano, mahalaga na sa kanya ang siya'y makaligtas at siya'y talagang makapanatili. Dahil sabi ko nga, hindi na po madali ang ating pagdadaanan. Sabi dito, starvation and horrific persecution by the Antichrist and his followers. Revelation 13:4. The beast was allowed to wage war against God's holy people and to conquer them. And he was given authority to rule over every tribe and people and language and nation. Kaya, kung makita natin, pag binasa mo ang Lumang Tipan, noong pamaunang panahon ay talagang merong literal na patayang nagaganap. No? At pag binasa mo ang Biblia, ang pinapatay 100,000, di ba? 10,000, isang encounter. Pero darating ho ang panahon, talaga naman pong napakabigat ng mararanasan. Mauulit po lahat yan. At may binabanggit pa ang Biblia, dadanak ang dugo, ang tao'y pipisain, katulad lamang ng ubas, at ang dugo ay babaha hanggang sa nguso ng kabayo. Gaano ba kataas ang nguso ng kabayo? Ang kabayo natin, native, ganito lang kataas. Pero ang kabayo po sa ibang bansa, malalaki. Aba, ay parang swimming pool, 5 feet. Ang baha, dugo ho yun. Diba? Pagka nga bumabaha, kinakabahan na ang mga tao. Paano kung dugo ang makita nating bumabaha? Hindi mo maipaliwanag, no? Kung anong mararamdaman mo sa oras na ito'y nagaganap na. Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos na hindi natin alam ang bagay na ito. Ito'y totoo. Ito'y sinabi ng Diyos. Ito'y ipinahayag ng Panginoon. Kaya mga kapatid, seryosohin ang paglilingkod ngayon pa lang. Pag naiwan ka, naku po, napakahirap. Napakahirap po. Taas nga kami nang nagbabasa ng Bible araw-araw. Merong 8. O, ang nagpe-pray araw-araw, merong 20.
Eh, ang nagso-soul winning, lumalabas para mag-share, may isa. Diba? Kita nyo naman, ha? Church, layo ang tingin. Hindi lang dito. Dahil ang sabi ng Bible, kung ikaw ang klase ng tao na umaasa lamang sa daydig na ito, ito ikaw ng pinakakahabag-habag. Ikaw ng pinakakahabag-habag. Eh ano, kung ikaw ay mataas ang position sa work? General manager, di ba? O, di ba, pinagmamalaki mo, ikaw yung kahit ABP lang, CEO, ABC, di ba? Kahit ano pang position mo sa lupa, at kahit ilan pang condominium ang pagmamay-ari mo, ikaw ang may-ari ng 300 units, buong building, ikaw may-ari. Di ba? Meron ka pa sa Iraq, di ba? Meron ka pa sa iba't ibang lugar. Ang sasakyan mo, 100. Di ba? Nandun lahat. May Bumblebee, may Mustang, may Ferrari, may Porsche, BMW. Di ba? Kahit ano pa yung bagay na meron ka, kapatid, walang kwenta yan. Walang kalaman-laman yan. At yung kaligayahan pwede mong maranasan sa bagay na meron ka ngayon dahil nga sa pag-uubos mo ng panahon sa trabaho, eh, malalaman mo sa bandang huli, wala palang kwenta. Ano ngayon ang tatagal? Ito yung bagay na ginawa mo para sa Panginoon. Ito ang tatagal hanggang sa kabilang buhay. Ito ho ang pwede po nating madala. Amen po ba? Praise God. Mark 13:23. I have told you all things beforehand. Para hindi walang sisihan. Amen ba? Revelation 39. If anyone has an ear, he must hear. Hawakan mo nga yung ano, may tenga ka ba? Anyone has an ear must hear. Hindi lahat ng may tenga nakakarinig. Oh, literal, tama. Kaya nga may bingi, di ba? Hindi lahat ng nakakarinig nakakaunawa. Tama. Kaya ang sabi dito, anyone has an ear must hear. Yung napapakinggan mo, unawain mong maigi. Naiintindihan niyo po ba? Amen po ba? Yeah. Hallelujah. Ano bang punto yun? Rizal lang. Ano bang punto yan? Eugene, kaya punto nyo? Ha? Ano? Ha? Iyon. Sabi ko sa iyo eh. 8 pesos nga lang naman, Manila na. Okay. O, life application po tayo. Anong dapat nating gawin? Ngayon na mismo, mga kapatid, simulan natin. Anong dapat gawin? First, have faith. Dapat mong malaman na sa muling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. May nakakaranas na ba ho ng ganyan sa palibot-libot natin? Yes. Marami po. Hindi lang natin dama dahil sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Pinagpala tayo ng Panginoon eh. Ang mga tao ay magiging makasarili. Meron ba niyan? Sakim sa salapi. Meron ba niyan? Kaya nga ho, 'di ba? Talaga marami nang nakakulong eh. Dahil dyan sa pagnanakaw. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok,
namumuhi sa mabuti. Imagine, no? Talagang sa panahon ngayon, may mga bagay na alam mo naman ang tama. Pero pagka yun ang pinili mo, ikaw pa'y lumalabas na masama. Dahil yung tatlong kaibigan mo, hindi yun ang pinili. No? Pinili mo kung anong tama, pero ikaw yung lumalabas na mali. Dahil mas maraming gumagawa ng mali. Amen ba? So mga kapatid, manindigan mo tayo. Huwag kang gaya-gaya. Para maging in ka lang. Ay, para maging in ako sa friend ko. Eh di ako ay makikipag-boyfriend na rin. Ay, sa 10 taon pa eh. Hindi pa nga nadating ang bisita. Gusto nang magka-boyfriend. Amen ba? Church, kung nahihirapan ka dyan, malaki ang impluensya sa'yo, huwag kang manood ng TV. Kasi, kontrolado ni Satanas ang pinapalabas sa telebisyon. Sineset up niya ang mind ng tao na mga kabataan. Kung napapansin po natin, bakit ito yung umuuso, ito yung salita, ito yung gawi, ito yung ano, ito yung panahon, bakit? Sa TV po yan. Kontrolado ni Satanas lahat yan. Amen po ba? Kaya pili po kayo. May magaganda at maayos na palabas, may magaganda at maayos na pwedeng pakinggan sa radyo. Eh pastor, parang ka-boring naman. Kung yun na lang nang yun, eh di, balansihin nyo lang. No? Pag ikaw ay nakapanood at gusto mong agad gayahin, huwag kang manood. Medyo mahirap, mahina ka sa ganun eh. Diba? So, ang punto lang po, ingat po tayo. Ingat. Yung sa tabi mo, ingat. Sabi ni John Lloyd, sabi mo ganun, dali. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan. Walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos. Kahit sa loob ng church, may papasok na magkukunwaring maka-Diyos. Nakita niyo yung pinanood natin last week? Nagpanggap na sasamba, pero gusto palang saksakin ang pastor. Ano nangyari? Hindi niya kinaya yung presence ni Lord. Amen po ba? Okay? Mga cell leaders, no? Kung nakalusot kayo sa pastor, pero ahente pala kayo, cut, wala dito nun, no? Mag-isip-isip na. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Lahat ng nandito, kung alam mo sa puso mo, nagpapanggap ka lang, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. May pagkakataon, may pag-asa, lagi sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ngunit ang ganyang uri, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. No? Yun daw mga nagpapanggap, makikita yan sa uri ng kanilang pamumuhay. Ibang sinasabi, iba ang ginagawa. Nagtuturo ng tama, gumagawa ng mali. Mga nagpapanggap kayo. Okay? Huwag nating gawing parang pakyut lang ang pagsimba. Na pag tayo napunta sa church at tayo ay parang sa dati nating paniniwala, kaya papasok ay magbabawas ng kasalanan. Nandito ka na sa church ng Panginoong Hesukristo. Hindi mo kailangan magbawas sapagkat ang lahat ng kasalanan mo ay pwede niyang alisin. At kung sakasakali na hindi maiwasan at talagang ikaw ay nadapa at nagkasala, nagbigay ang Diyos ng eraser sa mga mananampalataya para burahin ang kasalanan ito. Ito yung 1 John 1:9. Humingi ng tawad. No? Amen po ba dyan? Sabi mo, mahal ka ni Pastor. Lalong mahal ka ni Lord.
Kaya't, maging handa kayo, hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Alam nyo ba? Sino nakakaalam dito ng eksaktong dating ni Lord? Wala. Pero isa ang tiyak. Jesus is coming very soon. Malapit na siyang dumating. Sabi mo sa tabi mo, magbago ka na, malapit na pala. Next. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin siya sa kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus, sa oras na hindi ninyo nalalaman. Amen? Nandito na tayo. Eh noon nga, kinakailangang seryoso. Aba, mas dapat hong seryosong na ngayon. Malapit na. Amen po ba? Noon nga, inabot na sila nung kanilang, di ba, physical na kamatayan. Pero namumuhay ng matuwid. Eh ngayon, ang lapit na, baka nga hindi na mamatay yung iba sa physical. At dumating na si Lord. Kaya wag na magpaisi-isi. Kayo sa seryoso ka ba? Seryoso daw eh, sabi nung lalaki, sa babae. Seryosong-seryoso. Hindi sa kanya, seryoso sa paglilingkod kay Lord. Okay, number two. Ano dapat natin gawin? Endure in that faith. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. Ito yung helmet of salvation. Gamitin po natin ang breastplate of righteousness. Hindi ang iyong kagalingan, katwiran, kausayan, kundi ang katwiran ni Kristong walang bahid ng pagkakamali. Amen. Ang bigkis ng katotohanan. Kaya dapat laging nagbabasa ng salita ng Diyos, dahil pag sinabihan ka ni Satanas, gumamit siya ng mga tao para, naku, ganyan naman dyan, naku, hindi totoo yan, naku, wala nang ganyan, naku, hindi ka dapat maniwala dyan. Sabi mo nga, ay, oo nga. Ay, kasi walang bigkis ng katotohanan, walang alam sa katotohanan. May alam lang paglinggo, sabi ni Pastor eh. Pero pagka wala na si Pastor, hindi na po alam. Amen ba? Oh. Kaya wala pala akong belt. Napaganyan. Oo nga pala, wala akong belt. Ayun, okay. God bless you ha. Praise God, ano pa? Ang panyapak. Ano ba nakasulat doon? Diba? Gospel shoes na lang. Ayan. Diba? Ang panyapak ng paghahatid natin ng mabuting balita. Ayun. So, lagi nating suot-suot po yan. Amen po ba? Okay. Ano pa? Yung shield. No? Yung shield of faith. Okay? So, sabi ko nga, practice nyo yung faith nyo. Sa pamilya nyo, kung meron pong lagnat lang, sinat, manampalataya ka, sinat. Subukan mo na. Sa sinat, kailangan gumaling. Kasi pag hindi gumaling, ay malo, mahirap sa lagnat. Di ba? Sinat pa lang, practicein mo na in the name of Jesus. Pinapadali kong kapangyarihan ng Panginoon. Binubunot ko ang sinat in Jesus' name. At ngayon, tanggapin mo, ikaw ngayon ay magaling na. Sabihin mo, amen. Sasabihin, wow, magaling ka na. Yung nag-amen. Di ba? Tapos, huwag ka nang ano, tanong na tanong. Sabi, eh, ah, sige, bili na ikaw ng ano, ng gamot. Pinag-pray mo na nga eh. Huwag ka nang magturong siyang bumiling gamot. Basta umuwi ka na, God bless you po, magpasalamat ka sa Lord, magaling ka na.
Hindi yung doble. Kanina may faith ka, pangalawa, bili ng gamot. Di ba? Walang problema kung paglabas mo. Pero, of course, kung yung pinag-pray mo, ay yung case niya, kailangan, meron siyang maintenance, walang problema doon. Pero maniwala kayo, iba ang panalangin. At yung mga gamot na iniinom niya na walang kwenta noon, magkakaroon ng kapangyarihan para dumaloy sa kanyang katawan at lalong bumilis ang kagalingan. Amen ba? Bakit? Ang Diyos po natin, wala pong imposible sa Kanya. Amen? So manalig po tayo sa umpisahan natin. Kailan yung umpisahan yan? Pagka nagkakaputulan na ng ulo. Lord, wag mong putulin. Eh, hindi pwede. Mapuputol at mapuputol yan. Ay gulok eh. Saka nakakita ng puputulin. Walang ganon. Nakita nyo ba yung pinutulan ng ulo ng ISIS? Hindi pa pwedeng, Lord, wag mo hayaan putuloy. Anong gagawin? Bakal ni Lord yung leeg mo. Kaya manampalataya ka sa Panginoon, anuman ang maganap sa buhay mo, hindi mawawala ang pananalig mo sa Panginoong Yesus. Patayin man nila ang iyong katawang lupa, ang kaluluwa mo'y hindi nila kayang patayin. Ito'y nasa Panginoon. Amen. Sana ba ako? Sige, lampasan ko na yan. Number 3, expect trials and difficulties. Maraming Kristiyano ang nadidisappoint. Kasi akala nila, dahil na-born again sila, oops, libre na ako sa problema. Oops, born again na ako. Lampas na ako sa mga pagsubok na yan. Pagka na kay Lord ka, wala ka ng pagsubok, lagi ka ng payapa. Sino may sabi sa'yo? Diba? Sino nagkwento sa'yo niyan? Mali. Sabi nga dito, expect trials and difficulties. Pero, ang sabi ng Roma, magalak kayo. Dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Kaya, napaka-importante ng prayer. Ang Kristiyanong kulang sa panalangin, napakadali ho niyang manlamig. Ang Kristiyanong kulang sa panalangin, hindi yan consistent sa kanyang paglilingkod. Ang taong kulang sa panalangin, walang kadating-dating sa langit. Kahit gaano ka kagaling sa mga ginagawa mo sa lupa, kahit gaano ka kagaling sa mga ginagawa mo dito, kasi ikaw lang naman na nakakaalam kung ikaw ay nagpe-pray. Alam mo, mapapagod ka sa ginagawa mo. Aayaw at aayaw ka. Kung ikaw ay tulong ng tulong, mapapagod ka. Kung ikaw ay gawa ng gawa, mapapagod ka. Kung ikaw ay share ng share, mapapagod ka. Mangyayari ho lahat yan. Bakit? Wala ka namang prayer eh. Wala kang gasolina, takbo ka ng takbo. Andar ka ng andar. So kailangan po natin yan. Huwag nating aalisin yan. Amen po ba? Hallelujah. Mahaba na ba? Konting-konti na lang. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya. Ba? Pwede naman palang magtiis ng masaya, Inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Praise the Lord. Nakita niyo yung yung Kristiyano na bibitayin? Ba? Paglabas ay parang talo pa si Pia Wurzbach. Bibitayin yun, may tali sa leeg. Di ba? Si Pia Wurzbach, paglabas pa lang, talagang nakataas ang ulo. Cross na cross, di ba? hindi, totoo yun. Yung bibitayin, paglabas niya, talagang naka-side view pa siya. Naka-ganon yun. Nakita nyo sa bibitayin na lang. Hanggang kamatayan, nakangiti para kay Kristo. Amen ba? Baka naman kay isang platong ulam lang, tinakwil nyo na si Kristo. Di ba? Papatayin kita. Ganun agad. Di ba? Galit na galit. Isang platong ulam. Di ba? Wala na. Walang born again. Gusto mo akong subukan? Sige. Wala na. Amen po ba? Tuwa-tuwa si Eugene. Number 4.
Number four, be discerning. Tingnan niyo, pakiramdam yung katabi. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Pasensya na kayo kung pag nagsalita ako, parang ang dating meron dito. No? Kailangan kasing maging ano tayo, maging huwag tayong masyadong panatag. Kung napapansin nyo, ang Biblia talaga nagtuturo. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Para hindi kayo masyadong ma-disappoint. Mahal na mahal mo ito dahil ang galing. Mahal na mahal mo to, ang husay sa ganito. Nakita mo sa church, ang husay. Pagkatapos may nakita kang hindi maganda sa kanya, eh hangang-hanga ka. Oh, ayun na po, nung may nakita ka, tisod na tisod ka na. Bakit? Kay Lord kayong lahat tumingin. Siya ang totoong hindi nagkukunwari. Siya lang. Sa ating lahat na nandirito, tanging si Jesucristo ang mapanghahawakan mong totoo sa'yo. Paniwalaan nyo yan. Siya lang. Ako po ay nagsasabi talaga, totoo yan. Siya lang ang paniwala. Huwag nyong pakahangaan ang tao. May nakita kang magaling magsalita. May nakita kang magaling tumugtog. Magaling sumaya. Huwag nyong pakahangaan. No? Talent, gift, bigay ni Lord. Okay? Pero huwag mong panghawakan na dahil sa talentong kanilang meron sila o gift na meron sila, ay pwede mong panghawakan para maging matatag kang Christian. Para hindi po kayo matisod, huwag masyadong tingnan o hangaan ang kapwa-tao. Kahit sa akin lagi yung sinasabi, huwag niyong masyadong pakatitigan. Diba? Ang slow, ang slow, ang slow. Diba? Diba? Huwag masyadong hahanga sa tao kasi tao lang yan eh. Lahat po tayo, wala ditong ang daliri, pantay. Taas ang kamay ng pantay-pantay ang limang daliri. At ipagpe-pray ko. Ay baka yan, ano na, iba na. Wala. Kahit baboy, hindi pantay yun. Naririnig kita eh. Okay. Last po. Number five. Hold fast to the faithful word of God. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos. Mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan. Makita nyo, inisa-isa. Sundin ninyo ang kanyang mga batas, ang kanyang utos, ang kanyang hatol at tuntunin. No? Alam nyo ba yung tuntunin? Ha? Hindi nyo alam? Siya po yung master baker dito sa bakery. Ayan. Hindi, cut. Ayan. Kita nyo naman, ha? Diba? Ako lang po ang nagjo-joke ng walang tumatawa. Oo, kaya ako po'y proud na proud kasi nag-iisa po ako. Oo. Ah. Diba? Hallelujah. Diba, Nanay Sita? Kita nyo naman si Nanay Sita from JA1 Mahayhay. Mahal na mahal ako kasi yung joke ko. Di ba? Okay, so nagpo-flow naman yan eh. Marami na rin ganito mag-joke sa atin. Di ba? Basta tuloy-tuloy lang kayo. Di ba? Pag hindi nila nakuha yon, alam nyo na. Slow. Okay, next, next. Asan na ba ako?
Sundin mo ang kanyang mga ayat na. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa iyo. Kapag ang iyong mga anak ay susunod na sa linlahi ay nananatiling tapat sa akin at susunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Wow. Okay? So kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Praise God. Ano pa? Kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo. Manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Mga anak ng Diyos, kapit lang. Kahit parang mabigat na. Nung nagkaroon po ng business meeting ang mga leaders po, binanggit ko sa kanila yung salita na believe ako sa Kristiyanong, ano nga? Believe ako sa straight na Kristiyano. Alam nyo, ang Diyos lang ang nakakakita na kanyan. Pwede tayong magkasama-sama na parang tayo okay talagang Kristiyano. Pero sa harap ng Panginoon, tanging siya lang ang nakakaalam kung Kristiyano ka talaga. Binibigyan ko ng diin ito para hindi lang tayo sa harap ng tao, kundi sa harap mismo ng Diyos, makita yung ating pagiging mananampalataya ng ating Panginoon. Amen ba? Bakit? Kasi ito po ang totoong pagmamahal ng inyo pong pastor. Pagmamahal po ito at totoong pagmamalasakit na wag ho nating basta-bastahin ang atin pong paglilingkod. Kasi sayang ho ang mga panahon. Namamasahi po kayo papunta rito. May mga oras na meron kang dapat gawin, iniwan mo para lang pumunta dito. Tapos hindi ka pa totoo, sayang naman po. Sayang. Amen po ba? Sabi mo, dapat totoo na. Amen? So sige po, lahat ng totoo at lahat ng excited at lahat ng hindi natatakot sa mga darating na mga napag-aralan po natin ay tumayo dahil ang pag-asa'y nasa Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus. Everybody close your eyes. Hallelujah. Hindi paihintulutan ng Diyos na maipaabot ang mensahe niya sa bawat anak niya kung hindi niya layuning ito ay talagang gumalaw sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, yamang narinig po natin ang salita ng ating Panginoon. Matatakot ang mga hindi totoo. Matatakot ang mga nagkukunwari. Pero ang mga tunay na lingkod at anak ng Diyos, mga tao at Kristiyano na tanging si Jesus lamang ang pag-asa, kagalakan sa puso ang inyong mararamdaman. Ngayong oras na ito, kausapin po natin ang Panginoon. Kung may mga area ng buhay mo na nakita mong may problema, may mga area ng buhay mo na hindi ka totoo, panahon na ngayon, hindi mamaya, hindi bukas. Ngayong oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga ginawa. At ang kapatawaran ng Diyos ay dadaloy. Rababakarabasyandi. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
tanging pag-asa naming lahat, Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Wala pong manunood. Walang manunood. Close your eyes. Close your eyes. Kumbaba, tanggapin ninyo ang kapatawaran ng Panginoong Diyos ngayon. Hallelujah. Rababa, karaba, karaba, siyandarahan, darabayan. Kapatid, sabihin mo sa Panginoon, mag-desisyon ka. At yung desisyon gagawin mo ngayon, hanggang ikaw ay may hininga, magpapatuloy. Go. Go. Talk to Jesus. Talk to Jesus.